So mga kababayan, good afternoon. Magkunting intro lang ako bago nyo mapanood yung ating start version ng discussion na ito. Ay, ang tanong kasi natin dito mga kababayan, ito kasing pinakita ko sa inyong list, lineup ng Makabayan Block. Ang tanong natin dito mga kababayan, kasama dyan kasi si Lauren Ligarda eh. Medyo nakakaano si Lauren Ligarda. Alam natin si Lauren Ligarda, isa sa mga kasama ni Bongbong Marcos sa kanyang senatorial lineup. Diba? Less. Alam nyo siguro yan. So, ang tanong natin dito mga kababayan, mapanood nyo rin mamaya yung full discussion natin. Inintro ko lang ito. At bakit sinusuportahan ng Makabayan Block itong si Lauren Ligarda, itong si Jesse Escudero, itong si Binay, yung mga kilala natin mga personal, Risa Hontiveros. So, kung alam nyo na, hindi ko na, kay Risa hindi natin niya kailangan i-explain, pero kay Binay at saka kayo na kailangan. So, itong isa, intro ko lang. Mapanood nyo rin mamaya. Una, si Binay, bakit daw nila in-endorse? Dahil itong si Binay ay against sa NTFL Cup, against doon sa pag-revoke ng D&D Accord, alam nyo sa doon nakaraan sa UP, at etc. etc. Itong si ano naman, si Lauren Ligarda, bakit nila in-endorse? Tandaan nyo, Makabayan Block. Ang Makabayan Block, isa sa mga allergy, kumbaga isa sa mga umaayaw sa NTFL Cup. Yeah. So, Lauren Ligarda, bakit nila ginusto? Dahil daw itong si Lauren Ligarda, isa sa mga bumoto ng laban sa anti-terror law. So, mapanood nyo rin mamaya, pinakita ko rin yung may script kasi na sinulat itong NTFL, ay itong nakuha natin sa PTV4 na official na sinulat din ata ng Makabayan Block. Bakit, ano bang dahilan kaya sinusuportahan nila itong 10? Bagamat 12 ito pero 10 ang hindi nila, ang wala lang yung nakalagay na sulat bakit nila sinusuportahan itong si Labog Elmer at itong si Colminaris. Pero itong 10 na ito ay nilagay nila ang mga reason nila bakit nila sinusuportahan ito. Tandaan nyo, itong si Lauren Ligarda kasamahan ni Bongbong Marcos pero in-endorse ng Makabayan Block. Let's go! Panoorin natin at start tayo sa intro. On, tara! Sabahan nyo ako dito hanggang matapos. So maraming salamat. Huwag niyo rin kalimutan i-share at subscribe, i-follow itong ating page. So mga kababayan, good morning o good afternoon kasi mag-aalas 12 na. So itong papakita ko sa inyo at i-discuss natin, ito ay magkakaroon ng tayo dito ng opinion. Aring mayroon tayong opinion na hindi nyo gusto patungkol dito sa 10 mga kandidato sa pagkasenador kung saan ito yung in-endorse ng Makabayan Block o itong tinatawag ng mga ano na alam niyo na, hindi ko na babanggit, hindi ko na ihalo dito yung issue na yun, yung binabanggit ng mga kadre, no? hindi ko na ihalo dito. Ito yung in-endorse ng Makabayan Block. Nantingin mo sa likod ng ating picture o camera, nakita nyo Makabayan Block logo saan ito yung mga kandidato niyang kanya. Isi-zoom out ko lang para makita nyo kung sino-sino mga ito bago natin ipapakita yung ano bang dahilan kaya ipapakita natin sa inyo ano ba yung dahilan kaya sinuportahan ito ng Makabayan Block. Yung nakikita itong ibibilangin natin, no? Colminaris, Magilat, Binay, Dilema, Jokno, Escudero, Labog, hindi ko kilala masyado, Labog, tos Espirito, at si Alec, hindi ko kilala ito. Ulitin ko, Colminaris, Magilat, Binay, Dilema, Jokno, Escudero, Labog Elmer, Spiritual Nyok, at saka Hontiveros, Alok, Lacson Alex, at Ligarda, Lauren, at Matulas so, sa Sunny. So ito nga, 1, 2, 3, 4, medyo hindi ko kilala. Ito, indaris yan mga kilala na natin yung 10 mga, dosing nga talaga to, hindi lang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na mga candidate na sinusuportahan ng Makabayan Block. So anong mga dahilan mga kababayan, bakit nila sinusuportahan to? Basahin natin yung kanilang script na ano, ipapakita ko lang sa inyo. Bakit nila itong Makabayan Block gustong suportahan? Ito yung mga reason nila, no? Una, at ang question ko lang si Dilema, no? Ito yung ano ko lang naman, tanong, paano kaya kung manalo ito, halimbawa pagka-senador? Di ba? Paano kaya? So, kulong pa rin. Di ba?
Ayan, may isang question ko kasi, bakit kaya hinayaan pa itong makatakbo na nakakulong naman? Bagamat sana, bago hinayaan sana patakbo nito, eh sana, kahit na sa demokrasya tayo, pero ialang-alang sana yung no, sistema, di ba? Imagine mo, nakatakbo na kapag senador, tapos kung manalo ka, nandun ka pa rin sa kulungan. Pero, ano, pero ano, grabe no? Medyo hangihirap, ano eh, pero sa, dat, sa pero pagka alam natin naman, kung yan ay sa lugar ng kalaban nila, isang ano yan, isang katakot-takot na po na mga kababayan yung ibibira. Halimbawa no, palagay ko lang, si Dilema ay sa part ng kampo nila ni Lacson, sa kampo ni ano, kung doon halimbawa sa part ni Lacson, sa part ni Isko o sa part ni Bumbo Marcos, isang katakot-takot na batikos ang abutin niyan, dahil nga sasabihin na naman nila ay bakit yan nakakulong, ba't hinayaan yung tumakbo, diba? Yun ang mga issue, pero dahil lang sa part nila, parang ganun. Parang anong tawag? Tinatakpan nyo lang bunga. Tinatakpan nila yung ano nila. Hindi nila nirese ang issue. So, punta tayo dito sa sinasabi. Ano ba yung dahilan kaya binuto nila itong ano ko nga muna itong ano sa baba. Yan, ano natin. So, ano bang dahilan kaya binuto ito ng bakit? Ano bang dahilan kaya in-endorse ito ng Makabayan Block? Nasubukan natin mga kababayan maging ano ha, maging patas, para alam niyo na si FB ngayon ay medyo stricto. Kumbaga naghahanap ng mga taong ititakedown. Napakarami niyan tinitakedown ngayon ng mga account at saka page ha. Account nga ni Attorney Rodriguez na Facebook account niya ay tinakedown. So ano ang number one? Wala na tayong maisusum. So try natin medyo hilahin konti para malaki-laki lang. So yan, nakasum na yan. Madadrag na natin yan. So, nakita natin. Tingnan natin. Una, bakit nila? Ito, track record sa pagtindig at pakikipagtulungan sa makabayan sa piling isyo ng mamamayan. So, ibig sabihin, itong mga binabanggit na mga personalidad, ito, ay sila yung nakipagtulungan sa Makabayan Block sa pagano sa mga isyo ng mamamayan. Ika nga. Pupuntahan natin dito. Una, TD Magilat, ang bakit nila sinusuportahan ito yung issue na bakit sinusuportahan ng Makabayan Block. Ang sabi eh, pag sa pagtanggol daw ng kalikasan at pagtutol sa mapanirang pagmimina, pagtindig para sa karapatan ng mga katutubo, kababihan, RH law, divorce bill at LGBT plus and mga bata. Pagsulong sa reformasyon ng agraryo. Yun ang kaya ang dahilan. Binay. Ito. Binay. Dapat kine-question din ito dahil marami din itong issue. Sabagay, dahil sa part nila ay wala silang imig dito. Kasi ako kasi kung akong pagpipiliin yung mga kandidato may mga issue, dapat hindi na makatakpo na yan dapat. Diba? May mga issue na halimbawa nakapasok talaga sa ano. Sabagay, itong si Binay, hindi naman si Trillanes lang naman itong bumira. Pero hindi nila in-endorse na Makabayan Block si Trillanes dito. Ha? So ito, Binay, anong dahilan kaya in-endorse ito ng Makabayan Block? Sa pangtanggolan niya sa karapatan pang tao, wow, at mga kalayaan sibil at pagtutol sa anti-terror law at termination ng UP DND Accord. So, ito yung dahilan. Ang pinaka-main nila dyan, dahil itong si Juju Binay ay hindi rin sangayon sa anti-terror law o itong tinatawag na NTFLCAC. So yan, Dilema. Anong dahilan kaya sinusuportahan nila si Dilema kahit nakakulong? Na wala silang imik, ni minsan po na bakit itong tumakbo si Dilema kahit nakakulong, di ba? Hindi bali. So sa pagtanggolan niya sa karapatang pangtao, palparan investigation, o yung si palparan na isang dating army na nakulong nga, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Kung alam mo siyo doon, hindi ko rin kayang ano doon. So, tindig kontra sa drug war killing at political killings and disappearance at red tagging at mga tagapagtanggol ng karapatang pangtao, human rights and defender bills, pagtanggol sa soberanya at teritoryo ng bansa, pagsulong sa karapatan ng mga kababaihan at hustisyang panlipunan. Ayun ang dahilan kaya sinusuportahan nila itong si Dilema. Cheljok no, pang poor. Pagtanggolan niya sa karapatang pangtao, pagtutol sa EGK at anti-terror law, pagtanggol sa soberanya ng West Philippine Sea. So hindi natin alam itong mga binabanggit nila mga kababayan, bagamat ay pinagdadaldal lang nila sa ano ito eh. Mamaya na tayo magko-comment dito. Basahin ko lang muna para
makita ninyo. So, punta tayo kay Chess Escudero. Si Escudero ngayon, ayon sa balita, siya yung pangalawa ata sa pinaka mga mataas na na-spend ng ano, kumbaga, sige, di bali na yan. So, may akda ng batas para sa compensation para sa mga human rights victim ng diktadorang Marcos. So, isa pala sa mga akda nito ay si Chess Escudero. Tandaan nyo yan, mga kabayan. Chess Escudero, isa sa mga may akda para sa mga human rights victim victim ng diktadoryang Marcos Anya. Total sa anti-terror law. So, ibig sabihin, itong si Chess Escudero at total din sa anti-terror law at pagsuporta sa pananawagan para sa appeal na OL deregulation law at rice tarification law. So, number 6, Nyok Espiritu. Bagamat si Nyok Espiritu, hindi pa natin masyado kilala itong mga kababayan. Pagdinig sa isyu ng panggagawa at pagtanggol sa karapatang pantao. Dalawang ano lang yung isyu nila. Honteveros, number 7. Ito, bakit nila sinusuporta nito? Pagtanggolan niya sa karapatang pantao, retagging at defunding ng NTFLCAC. Yun ang nila sinusuportahan doon dahil lang sa pag depending ng NTFLCAC. Dagdag pa nila pagboto kontra sa anti-terror law, pagsulong sa karapatang kababaihan, batas sa expanded ng maternity leave at paglaban sa corruption, Pastillas, Parmali, pagsuporta sa laban sa OFW, urban poor at magsasaka LGBT+. Pagtanggol sa soberenya ng West Philippine Sea. So, yan ang pinag-endorse ng ano, kayo na maghimay-himay mga kababayan ko na ng mga taong yun ang kanilang sinusuportahan na kung bakit nila sinusuportahan ng mga dahilan. O, to si Alex Lacson. Alex Lacson, first timer yata ang tumakbo ito ng pagkasenador. So, paglaban sa corruption, abolition ng mga sistemang pork barrel at advocacy kontra sa political dynasty, pagtaguyod sa reforma ng partyless system. So, yeah. Lorin Legarda, tandaan nyo, si Lorin Legarda isa sa mga kasama ni Bongbong Marcos sa Senado. Ngayon ay naging top itong si Lorin Legarda at may posibilidad na ito'y hindi na talaga nanatili na sa kalagayang mataas dahil nga na sa mataas talaga yung rating o sa gasorbing niya. So, ito, anong dahilan ng Makabayan Black? Tandaan nyo, Makabayan Black. Ito yung grupo na kinokontra ng NTFLCAC. Anong dahilan kaya itong si Lorin Legarda ay sinusuportahan ng Makabayan Black? Ito, pagtaguyo din niya sa pistok, pagsuporta sa mga reformang panlipunan para sa makamit na kapayapaan at bukasyon para sa kalikasan, kababaihan, edukasyon, pagtanggol sa karapatang pangtao kontra anti-terror law. Pagbutos kontra sa anti-terror law. Ibig sabihin, itong si Lorin Legarda ay against sa batas na anti-terror law. And take note nyo yan, mga kabayan. So, nakalagay dun sa picture natin, 10, pero 12, pero 10 lang talaga pala nakalagay dito. Diba? Sa kanilang kumbaga itong official. So, nakalagay, number 10, Sunny Matula. Ito yung si Sunny Matula, pinaka-last katabi ni Lorin Legarda. So, pagsulungan niya sa isyu ng manggagawa, sahod, benepisyo at contractualication, ayuda. So, yun. Yung ayuda, medyo hindi ako sang-ayon dito sa ayuda. Kasi yung ayuda, pag panay ayuda ang ibibigay mo sa taong bayan ay parang gusto mo maging tamad. Siguro maghanap ka ng ibang trabaho. Bagamat ang ayuda, ibibigay mo yan siguro sa panahon ng mga emergency. Pero kung gawin mo yung araw-araw, gawin mong buhayin mong kababayan natin sa pamagitan ng ayuda, hindi maganda yan. Naturuan mo maging tamad itong mga tao. So, mga nabanggit natin kanina na hindi kasama, like itong si Libog Elmer, hindi kasama. Bawasan natin ng dalawa. At isa pa, itong si Colmenares, hindi nabanggit dito sa binasa nating sulat. Ito'y official galing sa mismo sa PTV4, no? So, yan mga kababayan, kayo nang humusga dyan. Una, itong si Honteveros ay isa sa mga, bakit siya sinusuportahan ng Makabayan Black? Dahil siya ay
dinipan, gustong idipan yung pondo ng NTFL Cup. Itong si Legarda, ano bang dahilan kaya sinuportahan ito ng Makabayan Black? O na dahil sa pagboto ng pagboto kontra anti-terror law. So ito yung mga bagong mga re-electionist na mga kumbaga nanalo na dati. Chess Escudero, bakit ina nila sinusuport? Bakit sinuportahan ito ng Makabayan Black? Ito yung dahilan nila. Pagtutol sa anti-terror law. Yan. At saka may akda sa human rights victim ng diktadurang Marcos. Giorgio Cno, hindi ko na kaling explain. Ito yung mga basic lang na manakikita natin na hindi natin ngayon natin nahahayag na sila pala yung mga ayaw sa batas na anti-terror law. Jesse Escudero, Monteveros, Legarda, na ngayon itong si Legarda na sa hanay ng nila ni Bongbong Marcos. So mga kababayan na, alam nyo na yon. So sana mapanood nyo ito hanggang matapos para makita nyo ito. So siguro is pag-edit ko nito, iuna ko. No? So maraming salamat mga kababayan at good afternoon. Siguro na napakita nyo yung mga inisa-isa natin kung bakit inintroduce ni Makabayan Black itong mga kandidato na ito. So maraming salamat. Sana nakakuha kayo ng konting kaguluhan dito. No? At binabasa din naman tayo. Ayoko magbigay ng pag alam nyo mga kababayan pagdating ganitong issue. Ayoko mag-discuss kasi alam nyo na. Kasi pag sinabi natin, alam naman natin kung anong Makabayan Black. Kaso lang hindi lang natin sa ulo na medyo nakakano kasi, di ba? So yan mga kababayan. Maraming salamat and good afternoon. Bye-bye.